Christ, God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, shalom, kuramah, kuramah, shalom, kuramah, kuramah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Banal na Diyos at takilang Ama, Diyos na milikha ng langit at lupa, muli sa dakong ito kami patuloy nagkakatipon upang ipatuloy na aming purin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo nawa ang lahat na rito sa banal mong harapan. Pagpalain ang lahat nakikinig sa kanilang mga tahanan. Muli niyo pong iurat at mapagpalang kamay at abutin ang lahat ng aming mga pangailangan. Yaong may makaramdaman niyo pong lubos ang pagalingin sa ngalan ni Jesus. Balutin silang lahat yung banal na dugo. Pagpalain ang kanin pakikinig at ipagkalob sa amin ang biyayang ngustong takal, siksikliglig at tumaapaw ngayon din sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purin ang Panginoon.
Purihin, purihin ang Panginoon. A reading from the Gospel according to John, chapter 2, verses 1 to 11. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests had had too much to drink. But you have saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Purihin ang Panginoon. Tasin na lang kamay. Mukhang pinagpala na kayo, no? Lahat na pinagpala, tumalo ng tatlo. Testing pa lang yan. Kayo ba'y handang mag-exercise ngayon? Lahat na may sakit, taas ang kamay. Hallelujah. Ngayong gabi, lahat na may sakit, gagaling. Kayo ba'y naniniwala doon? Ang mabuting balita ay tungkol po sa isang kasalan. Sa kasalang ito, dito ipinakita ng Panginoong Kristo ang kanyang kadakilaan, sapagkat dito siya unang gumawa ng kababalaghan. Anong kababalaghan ang kanyang ginawa? Ha? Tubig na ginawang alak. Unang tanong, bakit pinili ng Panginoong Hesus na gamitin ang tubig sa unang niyang kababalaghan bilang pagpapakita ng kanyang kadakilaan? At sabi sa Biblia, mula noon, nanalig na sa kanya ang kanyang mga alagad. Isa pa lang yun, ha? Isang himala pa lang, nanalig na ang kanyang mga alagad. So habang ito'y aking muling binabalikan, marami pong lumutang nakatanungan. At ibig kong pakinggan nyo mabuti ang tanong na ito, at kung alam niyo sagutin, sagutin nyo. Kung hindi nyo alam, anong gagawin nyo? Ha? Makikinig. Very good. So, ang unang tanong ay, bakit tubig ang kanyang pinagtuunan na ipakilala ang kanyang kadakilaan? Pangalawang tanong ay, sino ang kinasal na yon? Sino ang kinasal? Wala po sa Biblia kung sino sila. Wala pong nabanggit na pangalan doon. Kamag-anak ba ni Maria yon? Kamag-anak ba ng mga alagad? Mayor ba yon?
Governor ba yun? Bakit? Kung itanong yan, sapagkat masyado naman napakahalagi nito. Naroroon ang ina ni Jesus, si Mama Mary. Naroroon si Jesus at ang kanyang mga alagad. At kinulang pa ng alak. Nangangahulugan, maraming bisita. Ang tanong ko, sino ang ikinasal? Sino? Okay, manghuhula. Sino kaya ang ikinasal? Ha? Lubhang mahalaga ito eh. Alam ko yung bakit? Maliban na naroon ang Panginoong Kristo, naroon mga lagad, naroon si Mama Mary, at si Mama Mary pa ang nakaalam ng kawalan ng alak. At siya ang lumapit upang magkaroon ng alak. Ano kaya? Kapatid ni Maria? Pinsan? Senador kaya? Ha? O Chief Justice kayang kinasal? Sino kaya ano? So maglamag ko pong tinatanong ang Panginoon, kapos sino kaya yon? Masyadong napaka-importanteng tao ito. Mahalaga ang kanyang panauhin. At ang alak kasi ay mahalagang sangkap sa kasalan. At ang isa pang itanong ko ay, sinabi na ni Jesus, hindi pa niya panahon. Kaya sabi niya kay Maria, babae, huwag niyo kong pangunahan. Hindi ko pa panahon para magpakilala kung sino ako. Yun ang ibig sabihin noon. Sapagkat pinatunayan ni Jesus na siya nga ang Mesiyas, siyang anak ng katastasang Diyos sa pamagitan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Iyon po ang isang palatandaan na ipinakita niya. At sabi sa Biblia, pinatunayan din ng tubig at ng dugo na si Kristo nga ang Mesiyas. Napaparito. So tatlo po ang nagpapatotoo, ang tubig, ang dugo at ang espiritu at sa pamagitan ng matanda, himala at kababalaghan. So mahalaga po ang tagpong ito. Tinanong ko po at marami pong tinanong ng mga teologo kung sino ang kinasal. Wala pong makapagsabi sa akin kung sino yung kinasal. Kayo alam nyo? Sabi nyo, ikaw, Brother Mike, alam mo ba? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, alam ko? Sino sasabing alam ko? Sobra naman ang tiwala nyo sa akin. Gusto nyong malaman? Okay. Ngayong gabi, ito po'y kapahayagan na ako'y naniniwalang bigay sa atin ng Espiritu ng Panginoon sapagkat ibig niyang ipakilala ngayong gabi na ang namamahala sa gawain ito hindi si Brother Mike kundi ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Sa mga nagsasabing huwag niyong paniwalaan si Brother Mike sapagkat wala naman alam sa Biblia yan, totoo po ang kanilang sinasabi. Wala po akong alam sa Biblia. Hindi ako nag-aral ng Biblia. Hindi po ako nag-aral ng relihiyon. Absent po ako sa religyong class. Ako yung nag-aaral. Hindi po pumasok sa Catholic Life and Spirit Seminar. Basta ako yung nasama na lang sa Catholic Charismatic Renewal. Isa lang po ang alam ko. Buhay ang ating Diyos. Maliban sa buhay ang ating Diyos, kasama natin ang Diyos. Amen? Maliban sa kasama natin ang Diyos, ang hindi nating alam, alam ng ating Diyos. Amen ba? At ito pa ang isang katotohanan. Pag sinabi ng Diyos, magkakatotoo.
Amen. Huling tanong, kayo ba'y naniniwalang ang lahat na hihingi natin ngayon, ibibigay? Kaniwala kayo? Okay. Dalawang itataas natin ngayon, sapagkat ito pang aral ngayong gabi, yung inyong mga prayer request at ang may dala ng tubig. Tubig. Isigaw nyo ng tatlong ulit, tubig. Ayan, okay. Taas nyo ang inyong tubig at inyong mga prayer request and believe God will answer all our prayer requests. Sabi niyo, Panginoong Isos, ngayong gabi, ako po'y nananalig at nampalataya na maraming bagay na kayo ay sa aming ay ihahayag. Mangusap po kayo at kami po ay makikinig. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig upang ito'y magbunga sa amin na mga bagay na kahanga-hanga, kamangha-mangha, na tanging-tanging kayo po ang makagagawa. Pagpalain ang aming mga kahilingan, pagpalain ang tubig na inyong binigyan, pansin at pahalaga, at sa amin ay inyong ituro ang kahalagahan ng tubig sa aming buhay. Pagpalain niyo rin po, Panginoong Hesus, ang aming mga naiwan sa aming mga tahanan. Silang nakaratay sa banig ng karamdaman. Inyo pong abutin ng inyong mapagpala at mapagpagaling makapangyarihang kamay. Kung paanong kayo po ay nagpagaling
sa pamagitan ng salita noon, ngayon din. Magsalita kayo. Lahat-lahat kami ay gagaling. Gagaling. Gagaling sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. Okay. Tasando lang kamay. Sabi lang kung tatlo lang gagawin nyo. Hindi. Tatalo ng pito. Isa, dalawa, tatlo. Very good. Okay. Mayroon pong mensahe ang 7 na yan ngayong gabi. Sabi lang kung tatlo, ano ang gagawin nyo? O, sige na nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, balikan natin. Makinig po tayo, brothers and sisters, sapagkat sa bawat ebanghelyo, in every gospel, I have discovered that Jesus delivered or revealed something to His followers. In every gospel message, today, Jesus wishes to reveal to us the things we do not know then. Ibig ng Panginoong Kristo na tayo ngayon sa pamagitan ng ating pakikinig ng kanyang mabuting balita sapagkat siya po ang may utos sa kanyang mga alagad na humayo sa buong daigdig at ipangaral ang mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng sangkatauhan, tungkol sa kanyang kamatayan at tungkol sa kanyang muling kabuhay, pagkabuhay. Ano ang dulot ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus? So in every gospel message, there is a message that Jesus revealed to His followers during those days. And that same message, Jesus wants to reveal to us. Kaya hindi pwedeng sasabihin natin na wala po sa nasusulat yan. Hindi ko nakita sa Biblia yan. Maraming pong bagay na sinabi si Jesus at ipinayag si Jesus ayon sa Biblia sa sulat ni Juan na hindi po naisulat sa kasulatan sapagkat walang paglalagyan kung ang kanyang lahat na winika at ginawa ay naisulat. Subalit, hindi man naisulat po iyon, ibinigay sa mananampalataya ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo, upang sa pamagitan ng Espiritu Santo, ang mga bagay na hindi natin alam, na siya lang nakakaalam, mga bagay na sinabi ni Jesus at ibig sabihin ni Jesus, ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo at magpapahayag sa atin. Nasusundan niyo ba? Kaya ang makatanungan kanina na itinatanong ko, hindi po maaring sagutin ng sino man tao. Subalit ito po'y masasagot ng Espiritu Santo. At kung tayo ay hindi mag-alinlangan, ito po ang kasagutan sa mga tanong na itinanong ko kanina. Unang tanong ay, bakit tubig ang unang pinagtuunan ni Jesus na gumawa siya ng isang kababalaghan at sa pamagitan noon, makilala siya ng kanyang mag-alagad kung sino nga siya. Because at that moment, hindi pa siya gaanong kilala ng kanyang mag-alagad kung sino siya. Sapagkat pagkatapos lamang nung himalang yon ng tubig naging alak, saka lang nanalig ang mga alagad niya. Sabi doon sa verse 11, and His disciples put their faith on Him because of this miraculous sign, turning water into wine. So the first question is, why water? Bakit tubig? Bakit tubig? Nakikinig ba kayo? Okay. The first miracle, which is the miracle of turning water into wine, Jesus, through this water, introduced to us the unlimited
miracle performing power of water. Lingid sa ating kalaman, ang tubig ay maraming nagagawa. Kapag ito ay ginamit ayon sa salita ng Diyos. Sabi sa kasulatan, ang tubig ulan at tubig niebe o hamog ay katulad ng salita ng Diyos na nagbubuhat sa langit. According to Isaiah 55 verses 10 and 11, as the rain and the snow comes down from heaven to water the earth that has been dried because of long summer, where the plants has dried up and died, it will not return to heaven without performing the purpose for which it was sent, which is to water the earth so that the plants that died during summer will grow again, bear fruit, bear flower, bear seed for people to eat. Narinig niyo yun? And sabi niya, and so is my word. Ganun din ang aking salita na galing sa aking bibig. Kapag ito'y ipinahayag ko, may layunin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung ang ipinahayag na alayunin, magpagaling sa may makaramdaman, lahat na makikinig manalig ng palataya, gagaling sa karamdaman. Kung ang kanyang salitang ipinahayag ay tungkol sa kabuhayan, ang walang hanap buhay magkakaroon, ang walang ani ay aani ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. At kung tungkol naman sa mga patay upang magkaroon ng buhay, ang patay na halaman kapag naulanan ay nabubuhay, at ang patay, anumang patay, ha, ay patay. Kapag inabot ng salita ng Diyos, muling mabubuhay. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So, that's the purpose. Now, the other reason why Jesus started in water because it has relations, may kaugnayan sa kanyang misyon. Now, ito po ang kapahayagan. Water was turned into wine. Do you follow me? Then later on, this wine was turned into blood. Blood that saves. Dugong naglinis ng ating makasalanan. Saan niyo po masusumpungan yan? Sa Eucharistia kanina, napag-usapan namin ni Father San, ang tanong niya sa akin, paano brother may papahayag at paliliwanag ang tungkol sa tinapay at ang alak? Kakwaling tinapay at ang alak? Ang katawan at ang dugo ni Jesus. Kakwang tinapay, tinapay ng buhay. Nagbibigay buhay. Iyan ang tinapay na galing sa langit. Ang laman ni Jesus. The bread from heaven. Ang dugo, iyan po ang dugo ng bagong tipan na kanyang ibinuhos para ang lahat ng ating makasalanay ay linisin ng Diyos once and for all. So, nang huling hapunan, doon niya muling ipinakilala ang karugtong ng tubig. Ang tinaas niya ngayon ay hindi na po tubig, kundi yung alak na. Nasundan niyo ba? At wika niya, hindi na kumuling iinom ng alak na ito hanggat hindi gaganapan lahat. At binigyan niya sa kanyang mga alagad, inumin niyo ito. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat. Para ang lahat na nagkasala, linisin ng aking dugo. Ayon sa kanilang pananalig at pananampalataya. At sabi sa aklat ng pahayag, nasumpungan ko po doon, ang tubig din at ang dugo ni Jesus. Sabi sa aklat ng pahayag, Revelations 22 verse 1,
Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. At ipinakita niya sa akin ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Malinaw na malinaw, kasi linaw ng kristal na umaagos buhat sa trono ng Diyos at ng Kordero. At sabi sa isang pahagi ng kasulatan, ng nagpahayag, sa harapan ng Diyos, sa trono ng Diyos, patuloy na umaagos ang buhay na dugo ni Jesus, na ang layunin sa bawat sandali, lahat ng ating pagkakasalang nagagawa ngayon ay nililinis ng dugo ni Jesus. Ayon sa ating pananalig at panampalataya, sapagkat wala namang taong hindi muling nagkakasala, paulit-ulit tayo nagkakasala. Subalit ang paghain po ng buhay at dugo ni Jesus ay minsanan lang para sa lahat. Para sa lahat. Sa lahat na mananalig at mananampalataya. Amen ba? Nasusundan niyo ba? Okay. So nandoon po ang katugunan sa katanungan ko, bakit tubig? Mamaya, babalikan ko pang tubig kung gaano ito kahalaga sa buhay ng tao. Alam niyo ho, ang buhay pala ng tao ay nabubuhay, it's being sustained by God sa pamagitan ng apat na bagay. Una, by oxygen, ang hangin na ating hinihinga. Hinga ka kayo? May bayad ba hiningan nyo? Iyan ang oxygen ng buhay ni Jesus, ng Diyos. Libre na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lahat na kaloob ng Diyos sa tao ay libre, walang bayad. Subalit hindi maunawaan ng tao. Ang pangalawang mahalagang bagay sa buhay ng tao to sustain his life is water, tubig. Pag wala ng oxygen sa tao, ano mangyari? Patay. Pag wala ng tubig na mainom, ano mangyari? Patay din. See? Yan ang dalawang bagay na mahalaga sa buhay ng tao na inihanda na ng Diyos. It is flowing continuously from the throne of the power of God. The air we breathe and the water we drink is for free. It has a purpose to keep us healthy and strong. Ang layunin ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasya sa buhay ngayon. Buhay na malusog, walang kapansanan, walang karamdaman hanggat maari. Subalit bakit hindi natin yan nararanasan? Bakit marami sa atin nagkakaroon ng makaramdaman na hindi natin alam nagaganap na lang? Ang sabi ng iba, pagsubok na pinapayagan ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ang nasusulat po na kinasumpungan sa Exodo 15:25, kung di po nakakamali, ito po ang sinabi ng Diyos, pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi ko kayo padadalhan ng anumang sakit o salot na binigay ko at pinadala ko sa Ehipto, sapagkat akong si Yahweh ang inyong dakilang manggagamot. Amen? Taas ang kamay niyo. Hindi tayo padaayaw ng Diyos na tayo dumanas ng ganong karamdaman. At kung magkaroon man ng karamdaman sapat alam ng Diyos, hindi man niya ipadala, darating sa atin yun kapag hindi tayo nag-ingat dahil sa ating kakulangan ng kaalaman ng kalooban ng Diyos at ng ating katawan at ng ating buhay. Kapag nagkaganon, nangako ang Diyos, paggagalingin kita. I am the Lord who heals. Pahatid ko sa iyo ang aking salita na nagpapagaling. Pararatingin ko sa iyo ang salita na nagpapagaling. Ang unang pinagagaling na sa talang Diyos ay ating kawalang malay,
our ignorance of the laws of God, ang ating kapabayaan. Hindi sana tayo nagkasakit kung hindi natin pinabayaan ang ating katawan. Kung hindi natin inaboso ang ating katawan. Pitong araw ang binigay sa atin ng Diyos. Ang isang araw ay pinangili niya para tayo magkaroon ng kapahingahan. Of the 6 days, 7 days, on the 7th day, God rested Himself and made it an example and made that day holy for everyone. We are not supposed to work 7 days a week. And yet, what are people doing today? For lack of faith and lack of knowledge, people perish. Namamatay ng maaga, nagkakaroon karamdaman, bakit napabayaan ang kanyang sariling katawan? Are you following me? At ang isang hindi natin naunawaan, ha? Ganito. Kikinig kayo. Tatanungin ko muna kayo. Sino sa inyong gustong gumaling? So nangangahulugan, may sakit kayo. Mabuti yan. Umaamin ang katotohanan. Ha? Sino sa inyong ibig manatiling malusog? Mayroon pong taong ganyan. Hanggang sa huling sandali, pumipikit na lang. No, wala naman sakit, pumipikit na lang. Nalalaman pa nga niya ang oras niya ng kamatayan eh. Nakakatawag pa siya na makamag-anak. Ha? At nakapagpapaalam pa. At nagsasabi pang, ito ang mana mo. Kagaya ni Brother Raymond Paraiso, nung malapit na siyang mamatay doon sa kanyang karamdaman, hindi pa niya nararanasan ng himala, naghanda na ng mga pamamanahan, pati ako nasama-sama na, yung kanyang singsing na tanso. Ang sabi daw doon, itong singsing ko kay Brother Mike yung ibibigay. Subalit, nang siya'y pagalingin ng Panginoon, di ko nakita ang singsing. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Oxygen, water, and food. Food. Tingnan niyo po. Ako kasi nagtatanong talaga pag nagdinilay ako. Sabi ko, Lord, teka muna. Bakit nagkakasakit ang tao? Kung ayaw kayo magkasakit, bakit nagkakasakit kami? Ang sagot ng Panginoon, di ko kagustuhan yan. Pinili nyo yan. Hindi ko kayong piling saklawan. Binigyan ko kayo ng kalayaang mamili. Your free will, our free choice. Look, sabi sa aklat ng Genesis, Genesis 1:29, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the earth, of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. Ulitin ko. Tinig ko yun, ha? Ito po, diet. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So sariwang mga prutas at mga halaman ang ibinilin sa tao na kanyang pagkain para siya manatiling malusog. Sariwang prutas at mga dahon, ha, at bunga ng bawat puno na namumunga ang itinabi ng Diyos para pagkain ng tao. Hindi kung ano-anong mga nangyayari ngayon, mga artificial na pagkain. Because of all this artificial, we have departed from the basics. So, sickness is prevalent in the life of man. Sa buhay ng tao. Kung alam ko lang ito noon pa,
disin sana hindi po ko dumaan ng maraming operasyon sa aking katawan. Disin sana hindi nabutas ang aking mga tiyan. In verse 30 of chapter 1 Genesis, God said, "And to all the beasts of the earth, in all the birds of the air, in all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food." And it was so. So sa mga ibon naman, sa mga hayop na kanyang ninalang, at lahat na may buhay, ang ibinigay niya ay luntiang mga dahon ang kanilang kakanin. Sariwa din. Sapagkat kung ano ang kanin ng mga ibon, ng mga hayop, iyon din ang pupunta sa tao na makakain ng tao. Sapagkat kumakain ang tao maliban ng mga prutas at gulay ng karne at mga isda. Nasusundan niyo ba? At sa bandang huli, mayroon po sa bandang Eksodo, mayroon doon mga hayop na ipinagbabawal na kanin ng tao. Sapagkat hindi lahat na pagkain ay makabubuti sa tao. Now, with this background, brothers and sisters, we are not supposed to go sick and very sick if only we follow what God has established. And according to scientific experiments, the human body is composed of 75% water and 25% solid matter. 25% is water. Now, there is a scientific experiment that I've been reading, and I believe it is true because it is related to what the Bible is telling us. That water has a specific purpose in the human body. That is to keep the body strong, fresh, and clean. Because the purpose of the water is to cleanse the body. However, the body has certain requirements of water. Our body, nababawasan po ng tubig yan. Bakit? Umiihi po tayo. Pinapawisan tayo. At ginagamit ng mga parte ng katawan natin sa paglilinis ng pagkain o mga bitaminang ipinapasok sa ating katawan. Now, as the rain and the snow falls from heaven to water the earth that has dried up during summer, so the earth is the same to our body. We came from soil. We came from the earth. Ang katawan natin ay alikabok. Galing sa lebok, galing sa lupa. Kung wala na ang tubig sa ating katawan, tayo'y natutuyo tulad ng lupa. Namamatay ang bawat bahagi ng ating katawan na nawawala ng tubig. Are you following me? Ha? As the living plants dries up because for lack of water on the soil, so as the cells of the human body dies, namamatay. Bakit? Sa kakulangan ng tubig. Now, there is energy in the body. And you know what produces that energy? It is called hydroelectric energy. Why hydro? Because it is produced by the water. The 75% of the body's component is water. That is, water is producing hydroelectric in the body. Ano ba hydroelectric? Electric. Ha? Yung hydroelectric, iyan po yung nag-iimbak ng tubig sa dam. Pagkatapos sa mapigitan, inimbak na tubig, may pinadaanan nyo po yun doon through engineering process. Iyon nagbibigay ng power. Nagkakaroon tayo ng power sa pamamagitan ng hydroelectric. Ha? Hindi sana yan masyadong magastos. Nasusunod niyo ba?
As to the hydroelectric power, when the dam dries up because of summer, the power production is reduced. Kaya nagmamahal ang kuryente. Kumukulang ang supply. While the demand increases and continues to increase, the supply decreases. That's why during summer, normal na tumataas ang presyo ng kuryente. Nasusundan niyo ba? Now, introduction po lang ito. Pakikita ko sa inyo ang ipinakita ng Panginoong Kristo sa tagpong ito, sa kasalan sa Kena, sa kanyang mga alagad, at sa lahat ng mga bisita doon, at ibig niyang pakita sa atin lahat ngayon na pinalad na nakikinig ngayong gabi ng mensaheng ito. Sapagkat hindi naman lahat nakikinig sa atin, hindi naman nakikinig ng mabuting balita ang lahat ng tao, sapagkat ang pinaabangan nila ay ang masamang balita ng mundo. Amen? Subalit sa lahat na nakikinig ng mabuting balitang ito, kapag ito'y tinandaan nyo at sinunod nyo, ang hindi na pagkagaling ng gamot, pagkagalingin ng tubig. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? So, sadya sa kay Jesus, binigyan niya ito ng pahalaga and emphasis on the first miracle. Water turned into wine because it has a purpose in His mission. The water and the blood testifies that indeed Jesus is the Christ. Now, tindan niyo po. In the Gospel of John chapter 9, ito rin ang kinasumpungan. Verses 37-38. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture said, streams of living water will flow from within him." See? Nasusunan niyo ba? Ha? Sabi ni Jesus sa isang malaking handaan, tumayo siya at nagsiga, sinabi ng lahat ng malakas, "Sino mang sa inyong nauuhaw sa akin ay lumapit at uminom. At ang sino mang sa aking mananalig at manampalataya ay hindi na muling mauuhaw sapagkat aago sa kanya ang buhay na tubig kailanman." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At ang buhay na tubig na tinutukoy ng Panginoon, walang iba ang salita ng Diyos. Jesus said, "My words are spirits and they are life." Ang sila tayo ko ay spirito at may buhay. So inalintulad na naman niya ang tubig sa salita ng Diyos sa espirito. Nasusundan niya ba? Okay. Now, why does the body get sick? Sabi doon sa isang scientific experiment, your body is not crying for medicine. It is crying for water. Why? You are dehydrated. Why are we dehydrated? We don't drink sufficient water to fill the 75% of the body, which is water. One glass of water is not enough. It will dry up eventually. The minimum requirement of water in the body, according to this experiment, is 2 liters of water. That's why doctors normally prescribe, lalo pag may sakit ka, drink more water, di ba? Alam ng doktor yan eh. Ha? Ang hindi lang nila inaamin that water is better than any kind of medicine. The crystal clear water is better than any kind of medicine. Hindi ko po alam ang kapahayagan nito nang sinimulan nating magdala ng tubig sa gawain na ito. It is not because I am selling water.
and I am not selling water by myself. No? Binibigay ko sa inyo ang kahalagahan ng tubig. Now, how do you fill your body with water? Enough to keep you strong and alive and set you free from all kinds of sickness. Cleanse your body with all kinds of sickness. You have to hydrate your body. Meaning, dehydrated ka, alaeg. Kung dehydrated ka na, saan ka dadalhin? Sa hospital. Ano unang gagawin sa hospital? Kakabitan ng dextrose. Ano yung dextrose? Tubig. Kita niyo? Tubig. Mas mahal na po yung tubig na yun. No? Hindi sana tayo dumating doon kung every day we fill our gallo, our tank, and the body with sufficient water. And how do you do that? Of course, you don't drink 2 liters at one time. Ano? Wala kang paglalagyan noon. The sequence is like this according to experiment which I've been doing for almost a month now. Bago ko ipinahig sa inyo, sinubukan ko muna sa akin kung totoong lalakas ang tuhod ko. Kasi sabi doon, lalakas. Magkakaroon ka muli ng sigla at lakas. At ang iyong balat ay magiging ano yon? Schoolboy complexion. Diba? Hindi mo na kailangan magpa-stretch. Bakit nangungulubot ang balat? Is dry. For lack of water.
according to this experiment, is 2 liters of water. That's why doctors normally prescribe, lalo pag may